kakarepo para naman sa mga naghahanap dyan ng Yamaha Sniper 155 na version 3. Ito, meron sila dito. So, para sa naghahanap dyan ng NMAX ABS na version 2, ito, meron sila dito. What is up, mga kakarepo? Welcome kayo sa panibagong episode ng Repo Update. So kung ikaw ay mahilig sa motor at naghahanap ka ng mura, second hand at installment na motor, ang channel na ito ay para sa iyo. Kaya kung di ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at ang notification bell, sa ganun ay ma-notify pa kata sa mga susunod ko pa ilalabas na Repo Update. Sa mga hindi pa nakakapag ng last episode ko, ito yung thumbnail niya. Ilalagay ko na sa description yung link ng video para kung gusto nyo panoorin, i-click nyo na lang. At kung magustuhan nyo man itong video na ito, mga karepo, pindutin nyo lang yung like and share button nyo sa baba ng video. At malayang malaya kayo mag-comment sa comment section kung ano ba magiging opinion nyo sa mga motorsiklo na makikita nyo ngayon sa video ko. Alright, kung may makita mga dito at balak nyo kumuha ng installment, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung requirement sila. Screenshot nyo na lang. At para naman sa mga magtatanong ng location. Alright, so nandito ako ngayon sa Malabon. Ang full address nila dito is 153 Go Pascual Avenue, corner MH Del Pilar Street, Tinajeros, Malabon City. Alright, so yan, kung malapit kayo dito, pwede naman kayo bumisita mismo dito sa branch nila sa Yamaha. At kung malayo kayo, pwede kayo tumawag muna dyan sa number na nasa description at sa comment section. Alright, mga karepo, no, so hindi ko na patatagalin ito, mag-start na ako. Alright, mga karepo, no, so mag-start na ako. So yan, mapapansin nyo, ito yung mga repos nila dito sa Yamaha Malabon. So yan, no, kung mapapansin nyo, meron ditong NMAX na version 2 na 155 ABS. May Mio Sporty, ay Mio 125. Tapos meron silang ano, version 3 na Sniper 155. Tapos Mio Sporty. Tapos the rest yan, puro Mio I-125. Tapos meron lang naliligaw na dito, gear. Alright, so yun, no, yung mga iba rito is wala pang price, no. So it means bagong labas na siya, bagong for pricing pa siya, mga karepo, no. So check muna natin or ipapakita ko na lang muna sa inyo yung mga walang presyo, no. All right, so yun, mga karepo. Dito, mga karepo, no, so meron sila ditong sporty, yan, no, isang matte black. Ay, pareho pala tong matte black, no. So wala siyang price na nakalagay, pero checkin lang natin condition nito. Yan, sa mileage nitong isa na to is nasa 16,000 lang. Tapos sa appearance niya, check natin yung fairings. Sa fairings na ito, okay pa naman, no. Wala nga lang siyang grabber. Stuck pa yung cover na sis niya, kaya alam, may signature na siya na pusa. Alright, so pwede din naman dito sa headlight niya. Yan, all goods pa. Okay, so dito may sticker lang sa pinaka side mirror, tawag dito, signal niya, no. So sa front fender niya, may sticker lang siya dito sa gulong niya. Pamalit na to, mga karepo. Manipis na siya. Alright, itong isa naman, sa mileage na ito, is nasa 8,000. Alright, so sa fairings na ito, mga karepo, no, okay pa naman. Wala rin siyang grab bar sa likod. Tapos sa headlight niya, ayan, mapapansin nyo, no, medyo luma na siya, pero okay pa naman, wala pa naman siyang basag, no. Tapos pagdating naman dito sa signal niya, all goods pa naman, mga karepo. Sa front fender niya, may mga scratches lang siya dito. Alright, so sa gulong niya, medyo nagmamaxipil na. Alright, so yan, sa mga nagandang sporty, ito meron dito. So dito muna tayo pata sa likod, kasi itong mga nasa likod is wala pang presyo, no. Katulad nito, may Mio I-125, dalawa. Mio Sporty uli, Mio I-125 uli. So yan, no, merong dalawang black na glossy black. Tapos ito, matte orange. Tapos sporty ulit na matte black. Tapos matte blue. Tapos dito meron ng isang glossy white, no. So sa mileage nito isang to, ito 21,000. Okay, sa condition niya, okay pa naman appearance nito, no, wala pang basag. Itong isa, sa 35,000, mga karepo, no. Tapos yan, sa appearance niya, may mga sticker lang. So the rest, okay pa naman, no. So itong sporty nila, yan, mileage is nasa 42,000, okay. So sa appearance niya, okay pa naman yung pairings niya, no. Tapos dun sa seats niya, okay, medyo pamalit na, aftermarket na siya, no. Bukan na yun dito. Alright, so the rest yan, Mio I-125. Alright, so mileage nito isa, ito nasa 25,000. Tapos yung isa nasa 2,000. Ito sa Riwa pa, mga karepo, 2,000 lang. Tapos itong isa, alright, so ito nasa 3,000. Ito pala may price to, no. Sa halagang 78,000 siya before. So ngayon 72,665 na lang siya. As usual, zero down payment, mga karepo. Tapos ang monthly niya per 36 months 3,472. Alright, so sa condition niya, okay pa naman, mga karepo, no. Yan, no, sa headlight niya, okay, sa gulong niya lang niya, medyo nagpamaxipil na. Dito naman, mga karepo, no, sa nag-aarap niya ng sporty, ito meron sila dito. Dating 35,500, so ngayon makukuha niya na siya ng 28,600. Tapos pag kinuha siya ng installment, 1,300
167 ang kanyang monthly, tapos sa mileage nito is nasa 51,000. Tapos sa fairings niya mga karepo, naka-repaint na siya na green, no? Alright, so pwede nyo palitan kung sakaling ayaw nyo. Tapos sa headlight naman niya, all goods pa, signal niya okay pa. Sa front fender, pamalit na, sa gulong niya, nagmamaxipil na. Alright, so yun, kung trip nito, pwede na yan sa halagang 28,000. Alright, dito naman mga karepo, no? So ito, Mio Sporty ulit, no? Sa halagang 52,500. Tapos ngayon, makukuha nyo na siya ng 44,500. Tapos meron siyang monthly na 2,126 kapag ginawa nyo siya ng installment. Sa monthly net is nasa 50,000 lang mga karepo. Tapos sa fairings niya, makikita nyo okay pa naman, no? Stock pa yung seats, yung cover ng seats niya. Andiyan pa yung grabber sa likod, wala nga lang siyang side mirror, no? Pero pagdating naman dito sa headlight niya, yan, okay pa naman, medyo malabo lang. Tapos yung lever niya, pamalit na. Alright, so sa signal niya, okay pa. Front fender niya, may mga minor scratches lang. Sa gulong niya, makapal pa. Kasing kapal pa ng mukha ng chismosang kapitbahay nyo. Alright. Dito naman mga karepo yan, kung mapapansin nyo, meron na siyang issue, no? Medyo malaki-laking gastos to. Pero sa halaga nito is nasa 57,000 siya before. So ngayon makukuha niya na siya ng 47,000. Tapos sa monthly niya is nasa 2,285 kapag ginawa siya ng installment. Alright, so sa nakikita ko sa motor na to, ito lang naman naging issue niya, no? Okay pa yung headlight niya. Ito lang, sa may signal tsaka sa fairing sa harap. Pero sa mileage niya, check natin. Okay, sa mileage na ito, panalo kayo mga karepo dahil nasa 4,000 lang. Yan o, all goods pa naman ito mga karepo. Kung makikita nyo sa personal, oh, napakakinis pa. Dito lang talaga siya nagkaroon ng issue. Yan, so pwede siyang bilan ng shield na ganito. Yun lang papalitan nyo, tsaka fender, tapos itong signal niya. Alright, so the rest, okay pa naman. Yan lang naman naging issue dyan o. Alright, so yan o, kung trip nyo ito, pwede yan mga karepo. Dito naman mga karepo, MIUI 125 uli. So yan, ito may price, no? So dati siyang 75,500. So ngayon makukuha niya lang siya ng 72,665. Tapos ang monthly neto is nasa 3,472 for 36 months yan mga karepo. Alright, so yan, sa mileage neto is nasa 52,000. Okay, sa appearance siya mga karepo, aftermarket na yung cover ng seats niya, pamalit na para sa akin. Wala siyang grab bar. Sa fairings niya, okay pa naman, wala pa naman basag. Dito nga lang sa shield niya, okay pa rin. Yan, sa headlight niya, meron ng konting lamat. Yan, so medyo hindi na pwede sa maselan. Tapos sa front fender, minor scratches lang sa gulong niya, makapal pa. Kasing kapal pa ng ex mo. Ito naman sa likod, meron ulit ditong Mio Sporty na magenta. Alright, so nagkakahalaga ito ng 47,820. Tapos ang monthly neto is nasa 2,285. Alright, so sa mileage nito is nasa 38,000. Sa appearance niya mga karepo, sa fairings niya okay na okay pa. Sa seats niya, aftermarket na yung cover, pero okay pa, wala pa siyang butas, no? Konting linis lang. Stock mirror, nandito pa. Headlight niya, medyo napalitan na ng luma, pero okay pa, wala pang basag. Tapos dito sa signal niya, okay pa naman. Tapos minor scratches nandito sa front fender, sa gulong niya, medyo makapal pa naman. Kasing kapal pa ng mukha ni Marites. Alright, so nag-arte na Mio Sporty ito. Alright, dito mga karepo, no? Wala nga lang presyo to, no? Mio Gear, no? Mukhang sariwa pa to. Okay, so check na lang natin yung mileage na ito mga karepo, no? So nasa 1,000 pa lang yung tinakbo na ito. Ayan. So sa nagahanap dyan ng Mio Gear, nasa riwa pa ito. So kung gusto niyo malaman yung presyo na ito, pwede kayo bumisita mismo dito sa branch nila dito sa Yamaha Malabo. Alright? Dito naman mga karepo, sa naghahanap din ng MIUI 125 ulit na magenta. Ito, nakakalagay siya ng 65,500 before. So ngayon makukuha niya na siya ng 54,500. Tapos pag inuha siya ng installment, meron siyang monthly na 2,604 in 36 months yan mga karepo, no? Sa appearance siya mga karepo, okay pa naman yung fairings niya. Stock pa yung seats niya, okay pa, wala pang butas. Signal niya, yan, may konting issue lang siya dito. Sa headlight niya, okay pa naman. Sa mileage na ito is nasa 25,000. Alright, so sa headlight niya, okay pa yan. So sa gulong niya, medyo makapal pa naman. Kasi nga pal pa ng mukha ni Ruelio, ang lalaking chismoso. Alright, sir. MIUI 125 na magenta. Dito naman mga karepo, sa naghahanap dyan ng MIUI 125 na yellow. Ito, meron sila dito. Wala nga lang siyang presyo, no? So sa mileage na ito, nasa 7,000 lang. Okay pa yung ano na ito, mileage na ito, 7,000 lang mga karepo. Sa appearance niya mga karepo, sa fairings, okay pa. Stock pa yung seats niya. All goods pa, no? Nandun pa yung grabber niya. Wala nga lang siyang side mirror. Forward. Pero the rest, okay pa naman. Shield. Sa headlight niya, medyo may nilinisin lang kayo. Pero, yan, dito nga lang sa signal niya, meron siyang issue. Basag na, no? Pati dito sa front fender. Tapos sa gulong niya, nagpa-maxipil na. Alright, so yan, ang trip niyo, pwede to.
Alright mga karepo, dito naman MIUI 125 ulit. So ang dami nilang MIUI 125 dito, no. Eto, nakakalaga ito ng 57,500 before. So ngayon makukunyan lang siya ng 47,875. Alright, so sa monthly neto is nasa 2,287. Sa fee range siya mga karepo, makikita niyo yung pairing siya. Okay pa naman, meron lang siyang kulang doon sa may pinaka-engine niya. Sa seats niya, stock pa. Okay pa, wala pa siyang butas. So sa mileage neto is nasa 25,000. Stock mirror, nandito pa. Alright, sa shield niya, okay pa. Sa headlight niya, may issue nga lang, pasag na. Alright, so the rest, tong signal, okay pa naman. Sa front fender niya, konting linis na. Sa gulong niya, makapal pa. Kasi nga pal pa na mukha na katabi mo. Alright, so yan. Kulay blue na MIUI 125. Dito naman mga karepo, sa mga naghahanap dyan ng MIUI 125 na orange, matte orange. Ito, mukhang okay pa ito mga karepo, no. Mileage nito is nasa 31,000 lang. Alright, sa pairing siya, sa pairing siya, okay pa naman mga karepo. Wala pang basag, no. Okay na okay pa. Pati 6 siya, stock pa. Wala nga lang siyang side mirror. Pero sa price nito is nasa 48,040. Tapos, ang monthly niya is nasa 2,295. Alright, so yan, oh. Sa pagdating sa ano, sa shield niya, sa headlight, sa signal, okay pa naman. Front fender may sticker lang, pwede niyo tanggalin. Sa gulong niya medyo nagma-maxipil na. All right, so yan. MIUI 125 na matte orange. So dito naman meron silang MIUI 125 ulit, pero ito cyan yung kulay niya. All right, so sa price nito is na 65,500 siya before. So ngayon makukuha niyo lang siya ng 58,420. Tapos sa monthly niya for 36 months, is nasa 2,791. Alright, so sa mileage nito is nasa 11,000 lang. Medyo sariwa pa mga karepo. Tapos sa appearance nito, all goods na all goods pa mga karepo, no. Ang ganda pa, sariwa-sariwa pa. Yung stock pa yung seats niya. Tapos ito pa yung stock mirror, oh. Buong-buo pa. Tapos sa shield niya, yan, okay na okay pa. Signal, headlight. May stinger nga lang dito, pero pwede nyo tanggalin kung ayaw. So gulong niya makapal pa. Kasi nga pal pa ng mukha ng chismosa ang kapitbahay nyo. Alright, so yan. So naghahanap dyan ng sariwa pa ng MIUI 125. Ito, meron sila dito. Alright mga karepo, para naman sa mga naghahanap dyan ng Yamaha Sniper 155 na version 3, ito meron sila dito. Ang kulay na ito is glossy black. Alright, so wala nga lang siyang price na nakalagay, no, kasi for pricing pa siya, pero pwede nyo na-applyan yan mga karepo, no. Alright, so sa condition na ito mga karepo, wala na akong ipa pang masasabi. Kasi yan, kung kitang-kita nyo naman sa camera, napakalinis, napakakinis, no. Alright, so mukhang bago pa talaga to sa mileage na, di natin makikita. Kasi alam nyo naman, naka-digital panel. Alright, so kung gusto nyo malaman, pwede kayo bumisita dito mismo sa branch nila sa Yamaha Malabon. Alright, so yun, oh, makikita nyo all stock pa siya. Yan, so sa gulong niya makapal pa, kasi kapal pa ng mukha ng chismosang kapitbahay nyo. Okay, so yan, so naghahanap dyan ng Sniper, Yamaha Sniper 155 V3. Eto, meron sila dito, glossy black naman mga karepo, no. So para sa naghahanap dyan ng NMAX ABS na version 2, ito meron sila dito. Alright, so kung mapapansin nyo, wala rin tong price, no. So for pricing pa siya, pero pwede nyo na yan applyan mga karepo. Kung NMAX ang nahanap nyo, na ito power gray ang kulay na ito, no, meron sila dito. So check na lang natin condition nito mga karepo, no. Alright, so sa fairings muna tayo. Sa fairings nya, kung mapapansin nyo, wala kayong makikitang basag dyan, makinis pa, konting paligo lang, pwede na to. Sa seats nya, stock pa, may konting butas lang, pero okay pa yan, no. Alright, so pagdating naman dito sa rear light niya, yan, no, okay pa yung lens, no, buong-buo pa, no, okay. So yan, all stock pa siya mga karepo. Tapos yan, sa mileage niya hindi natin makita kasi digital to. Ito pa yung ano niya, visor niya, no. Alright, so meron lang siyang dito yung mirror niya, no. Hindi na siya yung ano, aftermarket na siya mga karepo. Alright, so pwede niya naman palitan kung sakaling ayaw niyo ng ganyang klaseng side mirror. Alright, so pagdating naman dito sa headlight niya, kung mapapansin nyo, yan, okay pa, pati signal, mukhang maalaga naman yung dating may-ari na ito, no. Kaya wala kayong paproblemahin. Tapos sa gulong niya, makapal pa. Kasing kapal pa ng mukha ng ex mo na nanloko sa'yo. Alright, so yan, sa mga naghahanap dyan ng Yamaha NMAX 155 version 2, ito, ABS, meron sila dito. Alright mga karepo, no, so that's it for today. Ito yung mga reposits nila dito sa Yamaha Malabon. Alright, so yun, that's it for today mga karepo. Maraming salamat sa umabot sa punto na to.